puro palandian ang kanta. Kaya sa mga kabataan, marami na ang tanga. Mga sabik na sabik, magpakita sa madla ng kanilang mga selfing nakatibak lang at bra. Gustong-gusto niya na masabihang maganda ng mga kalalakihang naglalakihan ng mata. Pagkat halos lahat, nais siyang makana. Kakagluta ang putina, daig pa ang kana. Marami-rami na rin siyang mga sinamantala. Mga parokyano niya na nakapila sa kanya. Mapapatanong ka na lang ng tetigasan ka, lalo na kapag nakapitan ka na niya. Pag tinitigan mo siya malapitan sa mata, magugulat ka sa epilang pala siya maganda. Ito na yan noon pa man mula na pinanganak ka. Di ka liberated, malandi ka talaga. Para lang makabili ng mga gamit, ikaw ay walang kaba na magpagamit. Kung kani-ganino ka na lumalapit, kahit na kanino patali may kumagapit. Malandi, malandi, malandi ka. Malandi, malandi, malandi ka. Mapipi, mapipi, mapipera. Nakapin, nakapin, nakapila. Ang gawa, inong gawa, suso. Kasi yan daw ang puso. Ang dami-dami niya nalang iyan. Nakakabobo magpo-photoshoot. Pero puro Photoshop. Fame war ng Instagram, nanlilimos ng double tap. Yayayain si lolo na mag-check-in. Tapos sex, matik na ang kapalit nun, iPhone X. Sabay selfie niya sa sipig, lagi bago best. Tapos hashtag, feeling lucky, I'm so blessed. Ano ba yan, te? Di mo ba sila kaya? Nalo ba yan, te? Di ka ba nagsasawang umparante? Sariling sikap, di ba kayang umabante? Kapag may bago gusto lagi sumabay, eh. Wala ka nga trabaho, sobra mong pangarte. Naka-hubis at sa selfie sa hotel na mag-isa. Habang yung spoken niya nasa kubeta lang palawa. Para lang makabili ng mga gamit, ikaw ay walang kaba na magpagamit. Kung kani-ganino ka na lumalapit, kahit na kanino patali may kumagapit. Malandi, malandi, malandi ka. Malandi, malandi, malandi ka. Mapipi, mapipi, mapipera. Nakapin, nakapin, nakapila. Mga short mo, literal na pek-pek short. Pag nabasto sa Facebook, magre-report. Natripan lang naman nila sexy pic mo. Sanay ka naman, kunwari pang sensitive to. Kita po at post, galit pag nabastos. Binastos to yung pic niya, nalabas sos. Sorry naman, matino ka pala. Ang mali yung tanong, matino ka pa ba? Kung di namaan ka, ibig sabihin ganto ka. Malalaman ko yan kapag sa akin nagtampo ka. Ano man ang narinig mo, di ka dapat masaktan. Lalo na kung alam mo namang di ka naman ganyan. Di ako yung tipong rapper, nasapik sa uso. Puro tungkol doon ang kanta para sa uso. Sa pulang nasa gitna, pati ang nasa kedli. Kung di namaan ka, pasensya ka na bestie. Maraming nasisirang buhay dahil sa kalibugan. Nakakagawa ng malit, nawawala sa katinuan. Lalaking lahat ng babae gustong mahipuan. Alam kong alam nyo na mali po yan. Mag-aaral na madalas pa sa inuman kaysa sa paaralan na kalakpintuan mula ng hintuan. Mga batang babae na pag nasa inuman at nahipuan, tas nalibugan lahat nakakalimutan. Panagbunga dahil pinairalan din niya. Tsak meron na namang pamilya na walang wala sa lipunan. Kasi ginagawa pa din, di naman na pag-ipunan. Pag ang hinaharap, di maharap tatalikuran. Lalaking nakikipan pagtali kung kani-kanino. Pag nakabuntis di mo na makita maski anino. Ang obligasyon sa bata ay kakalimutan. Kawawang sanggol, yeah. Nakaranas agad ng kapikuan, yeah. Di ko naman nais na pakalaman ng buhay mo. Napansin ko lang kasi na ang haba na ng sungay mo. Nagkakanda, rapa sa pag-aayod, nanay at tatay mo. Anong tingin mo sa kanila sa bahay nyo? Alalay mo? Puro damo, bato. Yan ang lagi niyong bukang bibig, ano bato? Sabog ka lang pakiramdam mo, stig kapag nakasindi. Feeling king, oo king, lamang walang silbi. Benta mo na usak mo kundi mo ginagamit. Pagkat agwat ng utak nyo ni Gio, di malapit pag pinaisip mo ng kalukohan. Puno-puno ang utak pero pag siresohan, tuyong tuyo, tumatanda ka ng batugan. Wala kang pakinabang, wala ka pang diskarte, panay ka kasi yabang. May pangarap ka rin ba na gusto mo makamit? O nag-aantay ka lang ng bagong usong pananamit? Mas inuuna pa ang bisyo kesa humanap ng piso. Ba't ka ba ganyan? Ba't sobrang landi mo? Ano na lang kaya ang mangyayari sa'yo kung itutuloy mo pa rin pagiging laging ganto, ha? When we look at our lives today, lagi na lang udlot, laging may nasasayang, laging hindi tayo makaabot sa standard. Kaya ayaw sa bahay nila, sa bahay sanglangan, bahay inuman, bahay sugalan, bahay ng mga babaeng di lumilipad, bahay ng malalaking di mo alam kung lalaki
kulungan. Akala mo masaya ka but you are actually limited. Pagka nakabilanggo ka, limited ka, restrained ka. Hindi mo mai-enjoy yung talagang gusto mong enjoy. Ang ini-enjoy mo lang akala mo nagbibigay ng enjoyment but it is always bitten. Sobra ka kong manghingi ng pambaon. Di naman pumapasok ng dudota ka lang maghapon. Pagdating ng panahon sigurado pagsakang grado. Nakakapanghinayang ang mga ganyan na tao. Sandamakmak ang pagkakataong nasayang. Nung napahiga din na nakabangon sa kamang merong bedsheet ng kamalasan. Iyapos-yapos ni Roy Lawayan ang una ng katamaran. Nakanda baon-baon ka na nakaraan taon. Kakaatik hanggang ngayon. Ano sanay ka na ng ganon? Habang buhay ka na nang bang magpapaalipin sa kahirapan ng habang nalistahan sa tindahan para sa pangangailangan. 3,000 piso para sa paboritong bisyo. Pag-iyang na paborito shabu doon shabu rito. Mga sir paalala lang di na uso ang lagal. Huwag yung sisihin si Duterte kapag kami namatay. Malalaswang galawan ng mga pasok sa Big Brother. Tipong kakakilala lang sila na kagad 3 days after. Diba't yan ang natututunan nyo kakapanood. Inuunang pagandahin ang labas kesa panloob. Para may pangwalwal na nakawan pati magulang. Anak ba't kapag ganyan? San ba kami nagkulang? Wala ka lang pake kasi bingi ka na. Ang naririnig mo na lang ay pares hindi ka pa. At wag na wag mong sisisihin kahirapan. Nagsisikap magulang mo para lamang maigapang ang iyong pag-aaral. Wala kang kasing yabang, wala ka ding galang. Nakahiga lang, dakilang, walang pakinabang. Sa pamilya, yung mga anak na mga anak na matitigas ang ulo, yung mga anak na naglalayas, wala siyang proteksyon ng kanyang mga magulang. Gusto magsarili, ayun, imbis na mag-aral, hindi nakapag-aral. Si mga magulang niya, pinag-aaral siya, ayaw niya, ayun, nag-standby. Yung iba mga kapatid, nakatapos na siya, standby pa rin. Uuwi yan ng bahay after many problemas. Either may tama na o nalagpasan na siya ng pagkakataong mag-aral pa at makaabante sa buhay. Karanasan ko rin sa buhay ang aking pinanghugutan. At saktong ito ang nangyayari sa kasalukuyan. Makiuso pag may uso, yan ay sakit na natin. Pero di yan tama, dapat ang sarili ay hanapin. Ang pinakamali sa lahat ng pagkakamali. Hindi mo alam na meron kang ginagawang mali. Ituwid natin ang baluktot nating nakaraan. Gawing tama ang ating mga maling karanasan. Hello? Uy, G, kamusta na? Ayos lang. Busy ka ba? Ngayon, hindi naman. Wait, saan na kita mag-coffee? Ano meron? May proposal na ako sa iyong business. Oh. Siguradong kikita ka. Promise, dudublihin natin pera mo. Ay, napapansin mo ba na parang niloloko na tayo? Ng mundong sobrang talino, binubobo na tayo. Pinapaikot na ng pera ang lahat ng tao. Mga networking na ang lakas manggago. Dinadaan tayo sa marketing na pakape-kape. Hanggat walang napapala, mangungulit gabi-gabi. Papakitaan ka ng coach, hindi naman kanila. Marami nang nabiktima, dyan dinaan ang iba. Yung iba, apa talagang nakasuot in taipa. Para magmukhang mayaman, para bumigay ka. Sa loob doon ng isang buwan, yung pera mo ay doble na. Walang ganon, walang instant, kaya sorry ka. Tayo kasing mga Pinoy, masyadong mahilig sa easy money. Baka nakakalimot ka, di tayo si Manny. Maigsi lang ang buhay, matuto tayong magsikap. Mag-isip ng maigi para di tayo maghirap. Mga kapatid, kayo'y makinig. Kuya. Si Kristo'y darating. Kuya. Tayo'y magbigay para tayo'y pagpalain. Kuya. Ano ba? Pangkain lang po, Kuya. Humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Tayo'y magbago na. Tayo'y magbigay para sa gawain ng Panginoon. Tumang ha! Naghanap po, hindi ako dito. Panira kay! Napakarami kong tanong sa aking isipan. Na di masagot pagdamag ko mang titigan. Ang Biblia na tao lamang ang may gawa. Sa dami ng relihiyon, ito'y totoo pa kaya? Sino bang dapat nating paniwalaan sa kanila? Kasi ultimo sila, paniniwala'y magkaiba. Di ba't isa lang naman ang dapat na sinasamba? Ba't nagtatalo-talo pa? Yun ay kailangan ba? Tingin ko to'y negosyo na rin ang pari at pastor. Oo, maraming matindo, pero mas maraming impostor. Baka nga yung di nagsisimba, mas papunta pa sa langit. Kasi di tulad yun, ang Diyos din namin ginagamit. Nasa simbahan, linggo-linggo, pero pangit ang ugali. Sabi nila, dun buhay mo ay pwedeng ibahagi. Para pagtalikod mo, pag-uusapan kanila. Kala mo mga perpekto, musgahan kanila. Yan po ang kwento ng buhay ko. Kaya pala malamig. Dali pala yung tatay. Hindi lang yun, pati yung ating at popo. Iba yung makaya nalaking kasama. Yung kubay, hindi na sila nahiya. Dito pa yun sila nasisimba. Siguro sa lahi na talaga nila yan malalandi. Gusto na siya malamig kayo. Kaya kayo kung ako sa inyo, wag tayong magpaloko. Matuto tayong mag-isip, wag tayong magpabobo. Magsisimba linggo-linggo, tas piperahan ka. Paano kung nasabi pag kulang bigay mo,
obligasyon bang magbigay kahit inakapos? May bayad na pala ngayon ang kanyang serbisyo. Kung kayuhan taga-singel, nasan ang resibo? Tax-free ang simbahan kaya ang yaman nyo na. Punong-puno na ng abuloy ang laman ng bulsa. Di pwedeng gusto ng loob, kailangan may prosyento. Yesyo pang patayo raw ng simbahan konkreto. Inaalam pa nila kung magkano ka sumahod. Ang iyong sinasahod sa kanila umaanod. Buhay pa tayo pero para na tayong nakalipeng. Sa wakas Panginoon may anak ka na pong nagising. Manampalataya na lang tayo sa kanyang bagkos. Yan lang naman ang gusto niyang maramdaman mula sa atin. At siya nang bahala sa ating mga suliranin. Mga may kasalanan sa atin, atin nang patawarin. Kung mabuti ang loob mo, ikaw ay pagpapalain. At ang lahat ng narinig mo ay aking opinyon. At alam kong magkakaiba tayo pagdating ko. Sumabit kung sumabit ka. Sana naman wag nang gumamit. Pipiliting umiti kahit halatang palisa. Pakiramdam mo, ikaw ang palaging nasa gitna. May at maya ang yung tingin sa yung kanan at kaliwa. Di makatulog kahit maghapon ka nang nakahiga. Tipong pagkargado ka, di ka pwedeng mabigla. Matapi ka lang ng konti, ikay ready man digma. Di ba tama? Kung iisipin di astigan tama. Di na nga tama nangyayari, gumagawa ka pa ng di tama. Maling mali yan at kailan man di magiging tama. Ang magiging tama mulang dyan, tamang inala kahit anong hit-hit mo dyan, walang hiwagang mangyayari. Maniwala ka mas lalo lamang lalalayan pare. Wala, 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 walang mapapala. Mas lalo lang yung lalala pag hindi ka nakawala. Sinalakay ng QC Mini Station 6 ang isang bahay na si Choco Monoy bagong silangan kesa sa City kagabi. Kiti matapos magpositibo ang kanilang impormasyon kaugnay ng illegal na droga. Arestado si alias Otep na nakunan pa ng ilan sa siyeng shabu at mga paraphernalia. Si Anyos na batang babae nagbibenta ng puri. Sa mura niyang edad, dami na niyang suki. Bakit mo ginagawa yan, iha? Para kay mama, para hindi na sila mag-away pa ni papa. Anong klase kang magulang? Kinaya mo yon sa bugka habang anak mo hinahalay doon? Tama na tulog-tulugan, gumising na kayo. Ginagawa niyo na lahat, makapili lang ng shabu. Pag nanakaw pang uhol, dapat kang bubugaw. Pag iyang nagiyang na mundo, parang gugunaw. Ubus na ang mga ngipin at ang lalim na ng mata. Di ka pa pwedeng kumalma, bakit ka lagi taranta? Paano na yung mga anak nyo pagka nagkatukhangan? Makikita kayong may karatula na huwag tularan. Alam kong kaya nyo pa, kaya nyo pang lumaban. May plano ang Diyos sa inyo, huwag nyo lang pangunahan. Sa isang gabi po, 10 na mga lalaki customer ko. Ang kinikita ko po, binibigay ko po sa papa ko. Nag-aaway po sila dahil sa shabu. Nag-aano sila sa pera para pambili ng shabu. Nakukulangan pa sila. Bakit kailangan mo magtrabaho sa ganyang paraan? Para po magkaroon ng pera pambili sa shabu. Binulag ng kaaway ang iyong paningin. Di mo nakita ang liwanag, masyadong madilim. Ika'y lumapit, inakit sa umuloy ng kasalanan. Habang nagkakasayahan, di mo namamalayan na ikaw pala'y nasa puder ng kasamaan. At wala na silang balak pang ikipakawalan. Pag kinapos at naghigahos, lapit sa Diyos. Dahil ang pag-ibig niya sa atin ay laging taos. Aming amang hindi mapangusga, kailangan kita tulungan. Punin niyo akong maisalba sila. Ang buhay ay umiigse, hindi yan umahaba. Lahat tayo tumatanda, hindi ka bumabata. Mahirap ang buhay kung iisipin mong mahirap. Kaya kahit tinata, magpipilitin kung magsikap. Kahit anong sitwasyon, basta tama ginagawa mo. Huwag matakot sa mga sasabihin ng ibang tao sa'yo. Thank you.
gabi. Kausap mo ang iyong nobya. Kaya ng dati, siya ay iyong binubola. Nakaramdam ka ng init ng katawan. Hiningan mo siya ng video ng kanyang maselang harapan. Ang sabi niya, di ko pwedeng pakita to kanino man. Sabi mo, promise, pagtapos ko, buburahin ko yan. Sabi niya, ayoko nga. Nagbumilit ka pa rin nung sinabi mong tiwala lang. Napilitan siyang gawin hanggang sa nagpadala siya ng video ng hubot-hubad. Nagsarili ka kaagad, pagkasend kumot agad. Pagtapos mong pagnasaan, tinignan mo ulit siya. Tingin mo na sa kanya, ang dumi-dumi niya. Naisip mong i-post online ng katawan niya na may malaswang caption. At nakatag pa siya nung nakita niya, umiiyak siya na nagmamakaawa. Tanggalin mo yan, please, para mo nang awa. Hanggang sa nag-umpisa ng i-like, i-share ng mga tao. Mga komentong bastos na hindi makatao. May mga naaawa at may mga natatawa. Nakita na rin pati ng mga barkada niya. May kibigang kumampi, may kaibigang nang husga. Di malabong katawan niya'y sa libingan ng punta. May mga pinakita sa kamag-anak nila. Yung mga taong masaya pag nakatapak sila. Kinabukasan ay pumasok siya sa paaralan. Halos lahat di mapigilan na siya'y pagtawanan. Hanggang sa nasa loob na siya ng kanyang klase. Tinatanong siya ng lahat tungkol dun sa nangyari. Pinatawag ang magulang niya ng guru niyang mabagsik. At pagtapos ng usapan siya pala'y pinatalsik. Pati magulang siya'y sinaktan dahil sa kahihiyan. Di ko anak yan, sino ba yan? Diyos ko, kadiri yan. Pakiramdam niya ngayon, sirang-sira na buhay niya. Kahit saan siya magpunta, pinag-uusapan siya. Iba't iba ang naririnig niya, salitang masakit. Dahil sa kumakalat niyang balitang mapait. Hanggang sa naisipan niya ng magpakamatay. Isinaksak sa tiyan ng kutsilyong hawak sa kamay. Pinuntahan siya ng magulang niya para bigyang gabay. Pero ang naabutan nila, anak nilang patay. Humagulgul sa kakaiyak ang dalawang mag-asawa. Kailanman ang anak nila'y di na makakasama. Dumating ang mga kamag-anak at mga kaibigan. Ang natatanging mga tao na kanyang sandigan. Di makapaniwala ang lahat na isang buhay na naman ang nawala. At nalaman na lamang ng kanyang nobyo ang nangyari nang makita niya ang huling liham ng babae. At ang sabi, oo, inaamin kong mali ang ginawa ko. Pero mahal ko, mas mali ang ginawa mo. Nagtiwala ako sa'yo pagkat mahal kita. Baka pag di ko ginawa, maghanap ka ng iba. Tapos sa kabila ng lahat ay nagawa mo yun. Bagay na sa atin lang dapat, nakakalat na ngayon. Ilang taon, ilang buwan din ang ating tinagal. Kung alam ko lang din na ikaw ang aking minahal. Sa ginawa mo parang binawian mo na ako ng buhay. Ang bigat-bigat para akong nakabaon sa hukay. Wala na, wala na kong mukhang ihaharap. Pati magulang ko din ako matanggap bilang anak. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa to. Mas mabuti pa siguro kung tapusin ko na to. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa to. Mas mabuti pa siguro kung tapusin ko na to. Lamang ako madalas ng makatsyawan pagkat isa ako sa mga walang wala sa paaralan. Pumapasok ng walang kain, may bitbit pang mga pasanin. Habang suot uniforme ko, dalawang araw ng labahin. Walong taon, palangang edad, iba na taglay kong abilidad. Mga kaklase, patungong klase, ano paraan, hinatididad. Habang ako ayun naglalakad, sinusukong kahit anong kalamidad. Sinasakitan lagi kung tasang kigad, ako din po, sana midad. Panginoon, bakit ganun? Wala noon hanggang ngayon. Kahit magsikap pa kahit sa hirap pa rin ako, laging baon. Yan ang aking laging tanong. Kaya lumabad din, nagpatalo. Inspirado, di lang ganado. Pagkat nalaman kong galing ka doon. Magkaama, yan ang pangarap kong madama. Ang alaala ko nalang sa kanya. Pangalan ko nadala, nadala. Pero ni minsan di ko naisip na magpatalo sa pagkalumbay. Salamat Panginoon sa lakas na loob para abutin ang tagumpay. Alam mo bang isang dahilan kung ba't mga mata natin nasa harapan? Para din na natin balik-balikan mga pangit na nangyari sa nakaraan na bande. Baliwalain na mga paninira ng iba. Ngayon lang yan, pag naabot mo na, proud din yung mga nakilala kanila, diba? Gawin mo lang tama mga gusto mong gawin. Madilim nga lang kung kakatanim lang, tol, tutubo ka rin. Lahat ay nagdaan sa hagdan para ang pangarap makamtan. Madalas nasa daan ng hadlang, dapat laparan ng hakbang. Di mapapasayo ang buong premyo kung aasa lagi sa iba. Kakarampot lang na balato ang makukuha mula sa kanila. Huwag mong hayaang may masayang ka na pagkakataon. Kung anong pangarap mo noon, dapat ang
Jet ka na ngayon. Dating araw, nalubog ngayon umahon at sumikat. Dating maghapon tulog, ngayon bumangon at dumila. Nilisan panandalian ng aking pinanggalingan. Malayo ka sa pamilya, masakit na tanggapin yan. Pero ayos lang, kesa wala kong mapala. Di na sakin bago madapa, kahit gano'ng kalala. Pagdating ko nakatingin lahat, uy bago sa mata. Rapper din po ako mga sir, di lang gano'ng halata. Lalamunang namamagana, lalo pang lumalala. Hanggap walang napapala, malabuto na madala. Dibdib na nadadaga, di na sindak ng babala. Hilain man ng pababa, tuloy pa rin ang pagdada. Di na maliligaw kahit gano'ng pakaraming pagdaanan. Ako'y handa ko ang loob, sino man ang aking makalaban. Minsan na rin nalito, lumiko ang landas. Mas lalo lang akong nadapa ng lumingon. Pasapas, kaya ngayon, lahat ang mali ko. Napupuna ko, salamat karanasan. Sa wakas, natutunan ko sa buhay. Mas masakit, malala, mas mahirap na karanasan. Pag nasanay ka sa susunod, madali na lang yan lampasan. Kalibutan mo lahat nang kumalimot sa'yo. Pag kilala ka, nalalapit sila. Sino ka bro? Mga masamat, malalat, mga mabuting karanasan mo. Ang uhulma sa'yo kung sino ka ngayong araw na to. Para mabuhay lang ako, pinapatos na lahat. Walang pakialam, maski pinapaltos na balat. Mararating mo rin, Gio, huwag ka lang masyadong atat. Yan ang sabi sa akin ng Diyos na pinakabos sa lahat. Mararating mo rin, Gio, huwag ka lang masyadong atat. Yan ang sabi sa akin ng Diyos na pinakabos sa lahat. Bakit pa ganito? Tanong ko lang, mahalaga ba ako sa inyo? Bakit parang ako lang ang may pasan nito? Pamilya ko nga ba talaga kayo? Sana'y mahalin nyo rin ako. Ang una kong tatakbuhan, pero bakit ganun? Ako'y inyong tinakbuhan, ng anak nyo lamang ayong matalino kong kapatid. Kahit sagot ko naman ang lahat pag tayo ay said. Mabait lang kayo ma, papagbay kailangan ang lambing nyo ah. Tatay tatayan, nanay nanayan, yan ang galawan na inyong nakasanayan. Anak yung utang ko, kailangan na bayaran. Ano po ba ang tingin nyo sakin ha? Mayaman? Pag wala akong naibigay, ako may kasalanan. Mga miyembro ng pamilya mo na abusado, hingi lang nangingi sa'yo, ayaw magtrabaho. Pag di ka nakapagbigay, ikaw pa ang masama. Wala eh, pamilya mo, kaya wala kang magawa. Kung lagi kayong ganyan, paano naman ako? Isipin nyo naman ako, yung kayo lang ng kayo. Lagi na lang ako. Bakit ginto? Naaalala nyo lang ako pag may kailangan kayo. Kung mahal nyo ako, di sana ganito. Kung mahal nyo ako, sana naman ipadama nyo. Kahit sobrang sakit na pero pilit mo pa rin tinatakpan. Minsan hindi mo na alam kung ano ang gagawin sa agos ng buhay na to. Saan nga ba tayo dadalhin? Kasi nakakapagod ng huminga. Pakiramdam ko ang lahat sa akin ay huli na. Ang tagal ko nang nabubuhay pero halos walang bago. Talunan pa rin ang tingin sa akin ng mga tao. Kung buhay ang tawag dito, ayoko nang mabuhay. Gusto nila peking ikaw, ayaw nila ng tunay. Gusto nila kung ano sila, dapat ganun ka rin sa panahon ngayon. Tanong ko lang, yung gawin, walang nangangamusta. Wala rin kumakausap. Pagpikit ko halos ayaw ko nang buksan at talukap. Nakakapagod na, nakakapagod na. Buhay na bigay mo sa'kin, saan nga ba ang punta? Diyos Ama, lagi na lang ako. Bakit ginto? Naaalala nyo lang ako pag may kailangan kayo. Kung mahal nyo ako, di sana ganito.
mahal niyo ako, sana naman ipadama niyo. Kahit parang ako lang ang may pasan nito, pilitin ko pa rin kayanin to. Sana'y mahalin niyo rin ako. Lahat ay gagawin ko para sa inyo. Kaya lagi mong tandaan ang masamang karanasan. Habang buhay ay nandyan, hindi kanyang tatantanan. Sarili mo lang ang kakampi mo, oo, walang iba. Sa mundong to, haharapin mo ang laban ng mag-isa. Oo, mag-isa, noon pa man, ganun naman, diba? Kapag meron ka lang, tsaka lamang nandyan sila. Para makahiram ng pera, ang lakas pa mang uto. Sasabihin pang parang di naman tayo magkadugo, kadugo. Huwag nyo naman sanang abusuhin, porque kilala nyo ako na masyadong masunurin. Ayoko pa naman sa lahat mga manggagamit. Hindi ko na malayan, ako na pala nagamit. Pero ganun pa man, kahit sobrang galit ako, di ko pa rin makayanan na ipagpalit kayo. Dahil isa lang ang mundo, balibalik ta rin man to. Kayo pa rin at ako, pamilya ko pa rin kayo. Kahit parang ako lang ang may pasan. Ako'y nagpapalit.